Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung movie na Marvel, na Captain Marvel. So siguro ngayon, mga ilang linggo na ba? 2 weeks na ba? O 1 week something na nakalipas na pinalabas yung Captain Marvel. So pag-uusapan lang natin ay simple lang. Ano ba ang meaning ng movie na yun? Hindi natin pag-uusapan yung tungkol sa bida or sa mga kung galing sa comic books, sa mga ano kung na talaga yung tunay na nangyari sa comics. Hindi natin pag-uusapan yun dahil sa movie to. So, simple lang ang meaning ng movie na to. Ang meaning ng movie na to is tuklasin mo yung nakatago mong potential sa sarili mo. Maging babae ka man, maging lalaki ka man, kailangan mong madiskubre kung ano yung nakatago dun sa sarili mo na nandiyan na siya all along. Diba? Ganun din yung movie na yun, itong movie na to eh, tungkol yun doon. So, paano na sinasabi yun? Diba, umpisa pa lang ng movie is, ano ba yung simula nun? Nagpa-practice sila ni Yon Rugg. Nakakala natin nung umpisa is siya si Marvel. Pero yung nga natuklasan natin na hindi. So, nagpa-practice sila nun. Ang sinabi niya is, tandaan ko yung what is given to you can be taken back to you. So, ang sa isip ko, tayo si Marvel. Tayo si Carol Danvers na walang alam sa tunay nating lakas or tunay nating potential. Etong si Jude Law, ang pwede natin sabihin oppressors natin, mga boss natin, na kinikip at bay lang tayo na hanggang dyan lang kayo at kung anong binigay ko sa iyong kapangyarihan eh kayang-kaya kong kunin sa iyo. So tayo si Captain Marvel, tayo si Carol na ayan, sa ilalim lang, pasunod-sunod lang kung ano yung tinuro niya, sunod-sunod sa mission, 'di ba? Sumunod lang siya sa mission eh. Sa umpisa ng movie na 'yon. So yun nga. Tapos, nung madiscover na ni Carol yung sarili niya, yung sa buong movie na yon, nadiscover niya, nagpa-flashback, di ba, kinidnap siya, na maakala natin siyang, naakala natin kaaway. Pero, kung iisipin mo, ang role ng mga Skrulls doon, is sila yung mga alien na nagpapalit ng anyo, di ba? Sila din yung katulad natin na sabihin na natin alam na kung anong nangyayari sa mundo. Nagtatago lang sila dahil natatakot sila sa mga oppressor, sa mga boss. Natakot sila dahil hinahunting sila eh. Kasi sila yung mga gusto lang alam nila kung ano nangyayari sa ano eh, sa pinaggagawa ng mga Kree, ng pinaggagawa ni Jude Law sa mga nilalang na tulad nila. So nagtatago lang sila dahil nga hinahunting sila. So, magpa-flashback ulit tayo, makikita natin si Marvel na na-discover natin na babae pala, na yung lola dun sa palabas. Siya ang tunay na intention niya, kaya niya ginawa yung machine. Kung makikita nyo, yung machine na yon, kaya niya ginawa yon na tulong nung Tesseract. Yung machine na yon para tulungan niya yung mga lilalang na hinahunting ng mga Kree. So lang yan tumulong. At kung iisipin nyo, si Marvel is, kung sa comics, is Kree din siya. Kumbaga, kabilang siya sa mga nakakataas sa mga boss. Kabilang siya dun sa mga nilalang na yon, na mga oppressors. Pero dahil nga, bumaliktad siya, tinuring na siya ngayong kalaban ng mga kauri niya. Kaya hinahunting din siya. Ginawa niya, so yun, pumunta siya sa Earth, ginawa niya yung machine, gusto niyang gumawa ng something machine na para itakas na niya itong mga Skrulls kasi nga hinahunting din sila. So ang ending, na tagpuan siya, nagpanggap siyang as tao. Ngayon, ang parang siguro tinuturuan niya is si Carol ng mga panahon na yun. Tapos, yun, dumating na si Jude Law at pinaril na si Marvel at napasa at ang ginawa ni Carol, pinasabog niya yung machine na hindi niya alam at yun yung machine na nagbigay sa kanya ng powers, yung potential ba. Masyado na mahaba to ha, so pabilisan na natin. So, nakatago yung potential na yun, may nakakabit sa leeg niya, yun yung sabihin natin, karoon siya ng amnesia. Sa mga palabas, makikita mo lagi may amnesia eh.
Amnesia na yon is dahil nga hawak ka ng mga boss, pinapanatili ka nilang sunod-sunodan, pinatinitili ka nilang tanga, natili ka nilang bobo. Sinabi niya na kukunin nga yung kapangyarihan mo kapag bumaligtad ka man if ever. Pero yun nga, 'di ba, nawalan siya ng power sa bandang huli kasi nga kinuha na sa kanya. Pero nung na-discover na niya yung sarili niya, parang yun din ang gagawin natin sa sarili, i-discover mo yung kung ano yung potential mo sa sarili mo. Eventually, kaya mo silang talunin. Yung mga oppressors mo, kaya mong kumawala sa bandage, sa mga kadenang nakalagay sa'yo, kaya mo siyang kumawala doon. At doon mo malalaman na kaya mo silang talunin. Doon mo yun makikita sa movie na yun, na yung kulay ng damit niya ay nagpalit na. Nandoon na yung color blue at nandoon na yung kulay pula. Ibig sabihin, nagsama na yung past niya at yung present na pag-isip niya, yung kadunungan niya, naging into one na. Nagliwanag ang iyong katawan at ayun, nalaman na niya. Kaya niyang kumawala, kaya niyang talunin tong mga ito. So ending nun is yun, gusto na niyang tuparin yung unang mission ni Marvel na itakas nga itong mga tao or nila lang na hinahunting ng mga Kree. So, ayun, guys. Yun lang naman ang meaning ng movie na yun para sa akin. Hindi importante na dahil babae ang bida o lalaki ang bida sa mga palabas. Kailangan nyo lang intindihin kung ano talagang tunay na message ng mga to. Okay? So, yun lang. Thanks!